Ano mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, masalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kawangan, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinatanggap. Kung maalala niyo po, pinagninilayan natin yung mga bahagi ng pagbibinyag. Nauna po, sinariwa natin yung mga pangako sa binyag. Last Sunday, nagsuot tayo ng damit na pambinyag, yung puti. At ngayon naman, yung tubig na iwiniwisik o binubuhos sa atin kapag tayo po ay binibinyagan. Wala na pong pagwiwisik ng tubig mamayang pagkatapos ng misa. Ngayon po yun gagawin. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan ng iyong buhay na ibinigay sa mga hinirang, inihiling namin marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayoy nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagaloob mong sariwain ito sa aming buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan at ipagsanggalang nawa ito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagmamahalan, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininatin lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa'y napag-ibig sa amin sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinikilala.
atin lahat. Dalisayin nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat, paghintapatin nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idodulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito'y dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit ang ipinangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griyego, si Kristo ang kapangyarihan
at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay man ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalap sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Medyo summer na talaga, no? Mainit-init na ang panahon. Talagang mas ramdam po natin yung papalapit ng mga mahal na araw dahil sa init na ating nararamdaman. So tayo po ay nasa 3rd
linggo ng Kwaresma o Third Sunday of Lent. Sino po nakapagsimba last Sunday? Okay. Oh, daming newcomers. Okay. Sabi ko naman, magre-review tayo, di ba? Okay. Para hindi tayo umaano lang, no? Lumilipas lang yung linggo nang wala tayong naaalala o natututunan. Pero syempre, social distancing pa rin tayo, no? Pero gusto ko lang para ma-refresh tayo. Kasi naglalakbay tayo at sa ating paglalakbay, dinadala tayo sa iba-ibang lokasyon, sa iba-ibang lugar para mas matulungan tayong mapagnilayan ang ating mga buhay-buhay. Okay, so balikan natin muna. Unang linggo ng Kwaresma. Nasaan tayo? Saan tayo dinala ng ating pagninilay? Ano ba ang nangyari noong unang linggo? Unang linggo. Sa desyerto po, Padre. Sa desyerto. Handa naman ako sa makakasagot, no? Yan. Disinfect naman po yan. Yan. Diba, unang linggo. Dinala si Jesus sa ilang, sa disyerto. At doon ay tinukso-tukso siya ng demonyo. Diba? Talagang totoo ang demonyo. Totoo ang tukso. Kaya kung hindi ka matututo kay Jesus, hindi mo makakayanan labanan ang tukso. Okay po? Unang linggo. Ikalawang linggo, saan tayo dinala? Ikalawang linggo. Nasaan ba kayo? Ito, sasagot daw siya. Sige. Ikalawang linggo, nasaan tayo sa ating pagninilay, Brad? Bundok po. Sa bundok. Sa bundok. Okay. Sasagot ka? Doon. Tama naman, no? Sa bundok. Okay. Ate, makakasagot ka ba ulit? Sa bundok. Ano yung pinakamensahe doon sa bundok? Nawala daw siya. Okay. Di ba sa bundok, kabilin-bilinan ng boses na narinig? Di ba ang sabi ay, ito ang aking minamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. O hindi lang tayo basta taas lang ng taas ng kamay dito, no? Pag kinakanta na yung Nazareno, Nuestro Padre, hindi. Hindi naman sinabi, taas mo kamay mo. Hindi naman. Pero hindi naman bawal yon, no? Pero yung higit na mahalaga, ang sabi, pakinggan natin siya. Ano ba yung sinasabi niya tungkol sa nangyayari sa buhay mo? Pag hindi mo kasi yan pinakinggan, kasi siya nakakaalam ng kung ano ang gagawin. O pag hindi mo yan pinakinggan, eh walang mangyayari sa buhay natin. No. Okay? Okay. O ngayon, kakabasa ko lang ng pangatlo. Nasaan tayo o saan tayo dinala ng ating ebanghelyo para mas maunawaan natin nasaan tayo ngayong linggong ito. Daming absent. Absent-minded. Nakasagot? Okay. Sige. Nasaan tayo ngayong linggo? Linggo? Ikatlong linggo? Oo nga. Ikatlong linggo nga ngayon. Nasaan tayo sa ikatlong linggo? Pagbibinyag. Kanina nagbusik tayo, no? Pero hindi pa rin yun. Nasaan tayo? Sa tahanan ng Diyos. Nasa? Ano yung lugar? Ano yung lugar? Nasaan tayo? Ha? Oh, may sumisigaw doon. Tingnan natin kung makakasagot yun. No? Pag ito, mali ha. Layo ng nilakbay ko ha. Ikatlong linggo. Huwag mong baba yung ano ha. Father, nasa templo po tayo. Yan. Oh, Brad. Okay. So, kompleto na yung tatlo. Diba? Kakabasa lang. Si Jesus ay pumunta sa templo doon sa Jerusalem.
Yan. Salamat po sa mga nakasagot. Sa susunod ulit na linggo, ha? Pang-apat. Kaya mag-review-review tayo, ha? Okay. Medyo hindi maganda yung senaryo ngayon. Kasi narinig natin, nagalit si Jesus. Pagpasok niya ng templo, tandaan niyo po ha, nasa Jerusalem, nandun yung templo ng mga Hudyo. Importante sa mga Hudyo ang templo. Nandoon ang kabanalan. Doon nakikipag-ugnayan ang mga tao sa Diyos ng mas malalim. Doon nag-aalay ang mga Hudyo ng kanilang mga offering. Doon din ginagampanan ng mga Hudyo yung pagbibigay nila, yung mga tithe na tinatawag sa templo. Pero dismayado si Jesus na umabot sa puntong nagalit talaga si Jesus. Literal, nagalit ang Diyos. Di ba ang sabi po, no? Pinagpapalo niya o winasiwas niya yung mga nagtitinda. Okay, nasaan si Jesus? Nasa loob ng templo. Ano ngayon ang nangyayari sa loob ng templo? Dapat tahimik sa loob ng templo. Pero nadismaya kasi may mga nagtitinda. Ay, hindi po yung mga vendors sa labas, no? Di ba nga, pag naririto kayo sa loob, di ba? Kapag nakatayo kayo dyan, pag may kumalabit sa inyo, bili na po kayo, scapular. Di ba, nagagalit kayo? Kasi gusto mong magdasal. Kaya lang naiistorbo ka. Okay, sa mga vendors sa labas, no? Hindi po tayo against sa inyo, ha? Ito ay nasa loob ng templo. Nagalit na si Jesus kasi mahalaga kay Jesus yung templo. Dahil diba, maalala po ninyo, taon-taon, bata pa lang si Jesus, dinadala siya ng kanyang mga magulang sa templo. Diba, yun ang kwento? So ngayon, nagbabalik siya sa templo, anyari? Bakit ang gulo? Bakit ang ingay? Bakit naging palengke ang tahanan ng aking ama? Anong ginawa nyo? Yan. Diba? So, maintindihan natin yung pagkadismaya, yung galit ni Jesus, kasi yung galit na yan, nagmumula sa malasakit. O hindi ka lang basta-basta nagagalit, kundi may dahilan kung bakit ka nagagalit, kundi dahil nagmamalasakit ka. Kung paanong ang Poong Jesus sa Sareno, nagmamalasakit, hindi lang sa templo noon, maging hanggang ngayon. O matapos ang isang taon, marami po sa inyo, ngayon lang ulit nakabalik ng simbahan. Literal, ngayon lang nakalabas, ngayon lang nakapagsimba. Kamusta po ang pakiramdam ninyo na nagbabalik kayo dito sa Quiapo? Ang init, Father. Ang init. Ang ingay-ingay pa ng mga asher, no? Ang cool, ang papila pa ng papila. Bakit ganun? O valid naman, no? Kasi kailangan nating i-maintain ang social distancing. Pero nagulat ka kasi bakit ganun? Pero wala ba yung aspeto na malinis kahit papano ang paligid ng Quiapo? Yan. At yan yung pinagsisikapan din natin. Kasi kami bilang mga pare na naka-assign dito, habang naririto kami, responsibilidad namin panatilihin ang kabanalan, ang kalinisan ng bahay ng Poong Nazareno. Kami ang mananagot sa kanya. Yan. O, nakuha niyo po, no? Hindi pwedeng nagalit lang si Jesus, kundi nagalit siya dahil nandoon na yung mga nagtitinda ng kalapati, baka. Yun kasi yung ginagamit na pang-alay. Kaya lang, may mga pang-aabuso na nangyayari. Nandun din yung mga namamalit ng pera
Kasi iba yung currency. Diba? Yung mga tao, nagmula sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, iba yung currency na dala-dala nila. So ipapalit yun. Para doon sa tinatawag na pera ng mga Hudyo na shekel. Ibig sabihin, kailangan nung pang-tight, kailangan nung panghandog. Pero nga, may pang-aabuso. Nagiging business na yung kalakaran. Yun yung ayaw ng Poong Nazareno. Hindi yung mga nagtitinda lang, kundi yung kalakaran. Magkano yung palit ng pera nila sa pera ng mga Hudyo? Hindi tama ang palitan. Imbis na makatulong sa mga tao, 'di ba, nagbabalik bayan 'di ba, no? O imbis na makatulong, nagiging pahirap. Kaya imbis na pumunta ng templo, wag na lang kasi magastos. So mayroong mga kalakaran na may dala-dala na silang mga pang-alay. Depende sa estado ng tao. Kalapate, baka, o kung ano paman. Pag kalapate, yun yung mga mahihirap na mamamayan. Pag kalapate. Pero ang nangyayari, kasi susuriin pa yan. No, dapat perfect. Kasi ang anumang iaalay sa Diyos, dapat maayos. Susuriin nung namamahala sa templo, ire-reject. So, kailangan bumili siya ng pang-alay sa kanila rin mismo kasi aprobado na. Pahirap. Kukuha niyo po ba? Yan. Diba kahit naman po tayo ngayon eh. Diba? Ayaw natin na pagpupunta kayo ng Quiapo, marumi. Ayaw po ninyo na pupunta kayo ng Quiapo, pasaway kayo eh. Magdadala kayo ng tubig, magdadala kayo ng kung ano-ano, tapos iiwanan nyo dyan. Kaya kapag pagtapos na ng misa, tambak ang basurang kinokolekta namin sa loob lang ng simbahan, nasan naman ang malasakit nyo dyan? Gusto nyo malinis, pero kayo nagkakalat. Kami, sitahin nyo kami kapag... No, hindi namin inaayos ito. Naku, nasaan naman yung mga pari dyan sa Quiapo? Bakit pinababayaan yan? Paalalahanan nyo rin kami. Kasi kung paanong nagmamalasakit ang Poong Nazareno sa tahanang ito, lalo tigit, nagmamalasakit siya sa atin. Sa iyo mismo. Ayaw niyang... Yung bang, no, kasi sabi nga, no, pagkatapos natin sa templong ito, sa tahanang ito, tayo ang nagiging templo ng Poong Nazareno. Kaya nagagalit at magagalit ang Diyos sa iyo, sa atin, kung pinababayaan natin ito. Kaya maganda mapagnilaya natin, no? Dahil nga sa panahong ito, panahon ito ng paglilinis. Okay? No, kaya sana bago matapos yung Kwaresma, pagpasok natin ng mga mahal na araw, nagkaroon tayo ng oras para suriin yung sarili, no? Balikan yung mga nagawa natin na nagpaparumi sa atin at ihingi natin ng tawad. Yun ang tanging paraan para malinis natin ang ating mga sarili, damay na nagiging malinis ang templo mismo ng Diyos. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may katlong araw na buhay na magulit, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na taong. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtantunawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang sampung utos ng Diyos. Maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa online. Ganun din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit nang katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Embrace me with your love.
save me from sin, Jesus, my Savior, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin, Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mga paalala, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Obispo Broderick Pabilio na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit, at pagkatapos pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas, nang sa gayon maiwasan ang siksikan sa mga pintuan at panatilihin natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang naming sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos awang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa susunod na linggo, pagninilayan natin ang pagpapahid ng langis na nagpapakilala ng pagkalukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag bilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. So, review lang ng konti. Noong unang linggo, yung mga pangako sa binyag. Noong ikalawa, yung damit na pambinyag. At ngayon po, yung tubig na pambinyag na ginagamit sa atin. At sa linggo, yung langis no, na ipinapahid sa atin no, nung tayo po ay binyagan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Wala na pong pagbabasbas ng tubig.
ginawa na po natin kanina yan. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,